ngayong araw na ito na araw ng Panginoon. Amen. Tunay po na tayo kapag dahil tayo mga anak na ng Diyos, nandun yung excitement natin. Iba na, hindi na katulad noon na kung wala pa tayo, kung wala pa tayo sa Panginoon, ang excitement natin ay yung mga bagay na may kinalaman sa kasiyahan ng ating laman. Di ba? Pag kami outing, excited, ang aga-aga. Pag kami lakad, may pasyal sa mall. Talagang andun yung excitement. Pero tayo na mga anak ng Diyos, iba na ang excitement na binibigay ng Lord sa atin. Yung desire ng ating puso na makatagpo ang Panginoon, na sama-sama natin siyang sambahin, yun yung nagiging kasiyahan natin. Amen po ba? Tulad nga po nung sinabi doon sa Psalms 122 verse 1, sabi, ako'y nagalak sa sabing ganito, sa tahanan ng Diyos ay tumako tayo. Kumbaga, yung psalmist, yun yung kanyang kasiyahan. Kumbaga, kasi po sila noon, dahil sa mahabang panahon na hindi po nila napupuntahan yung templo for some reasons, kaya yung mabalitaan nila na sama-sama silang pupunta. Naglalakad pa lang sila doon sa bundok, nagpaplano pa lang sila. Ando na yung excitement nila. Then how much more pag nandun na sila sa tahanan ng Panginoon? Talagang kakaibang joy. Bakit? Kasi doon pa lang sa paglalakbay, hanggang makarating doon sa tahanan ng Panginoon, yung presensya ng Diyos talagang nadarama, nararanasan po nila. Ganyan po tayo mga anak ng Diyos. Kaya talagang super excited, super galak na galak kapag nasa gawain tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon sa joy na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Meron po kami isang senior na attender sa Sariaya Quezon. Nung bago makakilala yun sa Panginoon, kakaibang excitement naman po. Alam niyo, pag-attend po nung Sunday, ang gagawin po nun, pag-uwi, yung isusuot na damit for next Sunday, naka-ready na. So sobrang excitement, katatapos pa lang po ng pagsamba, ay inire-ready na yung isusuot niya sa susunod na gawain. At sa sobrang excitement po, dahil nga po senior, pinagbabawalan po ang mga senior na lumabas, mahigpit po yung mga gwardiya, yung mga anak. Alam niyo ang ginagawa ng senior na yon? Tumatakas. Purihin ang Panginoon, kapag ganyan na excitement ng mga anak ng Diyos, walang magiging hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi yung excitement na yun galing sa Lord. Kasi nakilala mo siya na meron siyang ginawang mabuting bagay sa iyo, hindi mo papayagan na hindi mo maipapahayag sa Panginoon. Hindi mo pahayaan na hindi mo papasalamatan ng Panginoon for the whole week na pinagpalaan nga, iningatan, tumugon sa mga panalangin. Sino tayo para hindi magbalik sa Panginoon ng pabuti at pasasalamat? Amen po ba? Kaya ang mga ganito pagkakataon ay talagang sinasamantala natin. Kasi ito ang araw na ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Kanina po doon sa giving, sabi ni Brother Felix, kung meron kang 100 million, ay ano ang 10% nun? What? 100 million ilan? 10 million, ano? Meron pong isang pastor, tinuturuan niya din po yung kanyang kawa na maging tapat sa Panginoon. Kasi tayo naman po talagang kung desire, meron naman talaga tayong desire. Sinasabi natin isa, magkaroon lang ako ng milyon. Talagang tutulungan ko ang church, di ba? Ay ngayon, itong pastor na ito ay tinuturuan niya yung kanyang miyembro na talagang maging tapat sa Panginoon. Kausap niya po yung isang mag-aalaga po ng baboy. Yung masapugit siya, yung mga manok, baboy. Sabi niya, kapatid, kung sakaling ikaw ay merong isang daang baboy, kaya mo pong ibigay sa Panginoon yung sampo? Sabi niya, yes, pastor. Dahil ako'y pinagpala ng Panginoon at kung ako'y merong isang daang baboy, kaya ko pong ibigay sa Panginoon ang sampung baboy. Kasi para sa Lord yun. Eh kapatid, halimbawa kaya, hindi naman sandaan, kung ikaw ay merong 50 baboy, kaya mo kayang ibigay sa Panginoon yung 5 baboy dahil yun naman ay para sa Panginoon? Yes, pastor, dahil ako'y pinagpala ng Panginoon, ay kaya ko pong ibigay sa kanya yung 5 baboy. Kasi talagang para sa kanya yun. Susuportahan ko ang gawain ng Panginoon. Eh halimbawa kapatid, meron kang 30 baboy. Kaya mo pong ibigay ang 3 para sa Panginoon? Yes, pastor, para sa Panginoon yun. Pababa ng pababa, sabi niya. Sabi ng pastor, eh kung kapatid na libang, meron kang 10 baboy. Teka po na, pastor ha.
Palibasa, alam mo, meron ako 10 baboy. Sa realidad, hindi niya pala magawa. Pero sa commitment, walang problema. Pero sa katotohanan na, ate ka muna, ibang usapan na yan. Well, hindi kanya na mga anak ng Diyos. We can give even more. Because God has given us so much. Actually, kapag ka ikaw ay natutunan ng biyaya talaga ng Panginoon, you will give beyond God's standard. 10% is standard. 10% is standard. Bisa rin kapag nakakapagbigay tayo, nalalaman natin na yun yung pamantayan ng Panginoon. Pero kapag ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa'yo, hindi na issue yung amount. Hindi na issue yung percentage. The issue is, you give with gladness. Kaya nga hinahanap ng Panginoon, ano? Cheerful giver. Amen po ba? Cheerful ka ba kung 10% lang? Of course, hindi. Diba? Gusto mo ba yung bibigyan mo? Mas marami pang pwede mong ibigay. Kasi gusto mo masihan ang binibigyan mo. Pero yun lamang talaga merong nakaranas ng masaganang biyaya ng Panginoon na baka kapag-express ng biyaya din ang pagbibigay sa Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid that we grow in God's grace. Dahilan po ng ito dahil sa biyaya lang din po ng Panginoon. Amen? So pray po ang ating Panginoon. Ngayon pong oras na ito, we will go to the Word of God. At itong mga previous weeks ay binibigyan po natin ng pansin. Simulan po natin ang taon na talaga mag-commit for us to be a better disciple of God. Yun po kasi ang nais ng Diyos sa atin. Talagang sumusunod sa Kanya. Seryoso sumusunod sa Kanya. Dahil seryoso din na inialay ng Panginoon ang kanyang buhay doon sa krus. Kaya ang buhay paglilingkod dapat bilang mananampalataya, it should be a serious thing for all of us. Hindi tayo dito nagsasayang lang ng oras, hindi tayo dito naglolokohan lang. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. And it matters, it counts. Ano ang uri ng paglilingkod yung ginagawa natin? Basta yan ang ginagawa natin sa Panginoon because we love Him, it matters to God. Amen po ba? Ang mahalaga, we are serious, dead serious sa ating ginagawang pagsunod sa Panginoon. Pero, anong uri ng tagasunod tayo? Kasi nais ng Panginoon na maging tagasunod tayo. Pero anong uri ng tagasunod tayo? Yan po ating pag-aaralan ngayong umaga. And I would like you to open your Bible from the book of John, chapter 6, verses 67 hanggang 70. Juan, kapitulo 6, talatang 67 hanggang 70. Ayan. At kung nandiyan na po kayo, ay agayahan po ngayon na magsitayo. Sama-sama tayo muli na magbigay ng paggalang as we read the Word of God na malakas. Sabay-sabay po rin natin pasahin ng malakas. Juan 6, 67 hanggang 70. Andiyan po kayo lahat. Sige, amen. Kung nandiyan na kayo. Ayan, amen. Puri ng Panginoon. Sige po, sabay-sabay natin pasahin. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Sumagot si Jesus, hindi pa hinirang ko kayong 12? Sa kabilang nooy, siyablo ang isa sa inyo. Pasahin po natin sa Ingles. Hindi po makisabay po kayo. You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and we know that you are the Holy One of God. Then Jesus replied, have I not chosen you, the 12? Yet one of you is a devil. Tayo po muli dumulog sa Panginoon. Pasasalamat sa pagkakataon, sa kalayaan that we can freely study the Word of God, hear the Word of God. Lord, salamat po sa kalayaan na nararanasan po namin dito sa bansang Pilipinas. Hindi katulad sa mga nations, Lord God, na wala silang lugar sa iyong salita. Sa mga nations, Panginoon, na pinagbabawal ang iyong salita. Ngunit dito, Panginoon, sa bansang Pilipinas,
Malayang malaya namin, O Diyos, na napag-aaralan ng iyong salita. Malayang malaya kami na nakakasamba sa iyo, O Diyos. Kaya sa oras po ito, yung kalayaan ngayon, Panginoon, makita mo na natin talaga yung excitement namin na kami ay narinito because we want to express our worship, our thanksgiving to you, O God. You our Redeemer, you our Deliverer, our Savior, our Master. O God, sa oras po ito, hayaan mo, O Diyos, na sa pamamagitan, Panginoon, ng aming sama-samang malayang pag-aaral ng iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, na mula sa iyong mga lingkod, lumitaw, Panginoon, yung mga tulay na alagad na nais mo, Panginoon, na sumusunod sa iyo, O Diyos. Because you want followers who follows you all the way, O God. At sa oras po ito, Lord, dalangin ko po sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu, I pray, Lord God, everyone in this room, lahat, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, keep them alertness, Lord God, sa iyong salita. At walang anumang salita mo, Panginoon, na maagaw ng diablo. Walang anumang salita mo, Panginoon, na mapaliwala. Pagkos, Panginoon, katulad na sinabi mo sa iyong salita, hindi babalik ito sa iyo na walang na hindi natutupad ang iyong nasa, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, tinigan mo, Panginoon, ng iyong buhay at makapangyarihang salita, ang kauhawan ng bawat isa, Panginoon. Mag-uusap ka, magturo ka, Panginoon. Narinig ang iyong bayan, Panginoon. Sinabi mo, kilala mo ang iyong mga tupa, Panginoon. At ang iyong mga tupa, Panginoon, narinig, nakikinig ng iyong tinig. Speak, Father God, in our midst. Let your voice be heard by your servants. Let your voice be heard by your servants who wants to follow you seriously. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Holy Spirit, move in our midst. Ano mang gawa ng kaaway, kinakansela namin in the name of Jesus. And I declare, Panginoon, alertness in the Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. And let your word be planted in the hearts of your servants, O God. Upang ito, Panginoon, ay tumubo, lumago, magbunga. Tiga-anim na po, tiga-tatlumpo, tiga-isandaan. Yes, O God, abundance ng gagaling po sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat. This is our prayer in the name of Jesus. Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, muli po ang ating Panginoon. Bago po na po kayo. At yun nga po ang ating paksa sa oras na ito. What kind of follower of Jesus are you? Marami po kasi uri ng mga sumusunod sa Panginoon. Ito mga sumusunod sa Panginoon for different reasons, they follow the Lord. Pero merong hinahanap ang Panginoon na uri ng tagasunod. Kaya nga doon sa ating mga pinag-aralan, merong demands ang pagiging disciple. Sinabi rin ng banal na kasulatan, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So meron talagang hinahanap ang Panginoon na uri ng tagasunod. At sa dami ng mga uri ng tagasunod na pag-aaralan po natin, gawa ay makita ninyo kung saan kayo mabahagi doon. Anong uri kayo ng tagasunod na sumusunod sa ating Panginoon? Ang una po na uri na sumusunod sa Panginoon, actually ang background po ng ating pag-aaral ay halos yung buong chapter ng John. Kaya marami sa ating mga gagawin points ay babalikan natin itong aklat ng Juan chapter 6. At katulad nga po ng sinabi ko, mayroon pong iba't ibang mga paraan or mga dahilan kung bakit sumusunod ang mga tao sa Panginoon. At anim po ito, tingnan po natin isa-isa at pakita natin anong uri ng tagasunod pa tayo sa Panginoon. So, yung first kind of follower na makikita natin ay yung sumusunod sa Panginoon sapagkat nakita nila ang mga himala mula sa Panginoon. Those who follow the Lord because they saw miraculous signs that the Lord Jesus performed. Ang sabi po ng John chapter 6 verses 1 and 2, sabi, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila. Sabi dyan, nakita nila. So may mga followers na kaya sila sumusunod
susunod kasi nakita nila ang Panginoon ay nagpe-perform ng mga miracles at hindi pangkaraniwan ng mga miracles. So sino ba naman ang hindi susunod sa isang nagpe-perform ng miracle? Amen po ba? Marami po. Gusto nga natin yan, no? Nabalita, sumasayo ang araw sa Agoo ko yun. Puntahan ng mga tao kasi hindi laging may miracle. And everyone of us, we want to see miracles. At kung sino ang gumagawa ng miracles, we want to follow those who do miracles. Pero okay po ba yun na miracle ang dahilan ng ating pagsunod sa Panginoon? Well, tingnan natin. Sabi po sa NIV, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. That is the Sea of Tiberias. Ibig sabihin, yung Sea of Galilee, the same po yan pag sinabasa niyo sa Bible na ito rin yung tinatawag na Sea of Tiberias, pareho din po kasi siya. And the sabi dito, and a great crowd of people followed him. Why? Sabi, because they saw the miraculous signs he had performed on the sea. So maraming mga tao na sumunod sa Panginoon bago po itong pagbabahay ng Panginoon ng 5,000, marami ng mga tao sumusunod sa Panginoon. Bakit? Kasi nakaranas sila ng miracle, nagpapagaling ang Panginoon. So sumusunod talaga sila ng Panginoon. Alam nilang dahilan, naghihintay sila ng miracle. At alam natin sa John chapter 6, after this, ay later on, nagpakain ang Panginoon ng maraming at maraming pang sobra. Again, another miracle na ginawa ng Panginoon. At talagang kapag ka nakakakita ka ng miracle, hindi po pwede hindi kasusunod sa gumagawa ng miracle. Kaya hindi nakakapagtaka na marami po ang sumusunod sa Panginoon. Dahil sabi, nakakita sila. They saw miraculous signs that Jesus performed. Ang problema po, kapag ikaw ay isang tagasunod ng Panginoon na ang hinahanap mo lang sa Panginoon ay makakita ng mga miraculous signs, ay ibig sabihin niya, you base your following of the Lord based on sa nakikita mo. And that is physical. Well, alam lang po natin na dapat ang pagsunod po natin sa Panginoon should be based on faith. Kaya nga sabi ni Jesus kay Thomas, nanampalataya ka pa dahil nakita mo ako. Mas mapalad ang nananalig sa akin kahit hindi ako nakikita. So, ang hinahanap ng Panginoon na follower is someone who will follow Him based on faith. Hindi mo masama ang miracle, kasama yan. Nakakaranas tayo ng pagpapagaling ng Panginoon, nakakaranas tayo ng himala ng Diyos. But basing your following of the Lord because of signs only, hindi po yan matibay na kalagayan sa pananampalataya. If a person follows the Lord not because of faith and his love for God, ano mangyayari? Marirealize nyo later on, one day, yung tao na yun pwede tumayo sa Panginoon. Bakit? Kasi pag hindi na siya nakakita ng miracle, kasi yun alam, yung miracle ang hinahanap niya. E paano kung wala nang nakikita ng miracle? Anong magiging kalagayan ng isang tao sumusunod sa Panginoon because of miracle? He will look for another miracle doon sa ibang nagpe-perform ng miracle. Kasi ang hinahanap niya, miracle, hindi talaga sumunod sa Panginoon. Nandyan po ba kayo? Kaya hindi po matibay na basihan na kaya ka sumusunod sa Panginoon dahil nakaranas ka ng miracle. That miracle should lead you to a deeper relationship with God. Marami sa atin nakaranas ng iba't ibang mga breakthrough sa ating mga buhay na kung saan doon nagpakilala ang Diyos sa atin. Kaya tayo lalong sumunod sa Panginoon. Yung iba nakaranas ng matinding karamdaman, pinagaling ng Diyos. At dahil doon sa mga pagkakataon na yon, naging daan para pakilala ang Panginoon. Kaya malayo ngayon ay naglilingkod na may kagalakan sa Panginoon. Amen po ba? Kasi yung himala ng Diyos ay ginawang tuntungan para lalong lumalim sa pananampalataya sa Panginoon. Pero kapag ka ang inyong pagsunod sa Panginoon ay lagi ninyong mahanapin ang miracle ng Diyos at kaya lamang kayo susunod sa Diyos because of the miraculous signs that He will perform in your life, then ang inyong pananampalataya ay pahina. Nasusundan niyo po ba? Sapagkat anumang pananampalataya na nakabase sa himala, nawawala.
Amen po ba? Anumang pananampalataya na nakabase lang lagi sa Himala, tandaan niyo po yan, yung pananampalataya na yan, may tendency pawala. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, hindi dahil sa miraculous signs, kundi dahil na unawaan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, na unawaan mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo doon sa krus, pinatawad ka. Imagine ninyo, ano pang Himala ang hahanapin natin? Higit sa ginawa ng Panginoon. Actually, yung ginawa ng Panginoon ay higit na Himala yun, di ba? Yung nilimot na yung ating kasalanan dahil binayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus, meron pa pang higit na Himala doon? Papalad ang tao na pinatawad na at nilimot na ang kanyang kasalanan. Ang Diyos ay hindi makakalimutin, pero alang-alang sa pagmamahal niya sa atin, yung kasalanan dapat magpapahamak sa atin doon sa impyerno. Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil binayaran na ng Panginoon yung kasalanan na yon, ang Diyos sadya niyang ilimot ang aking kasalanan, ang inyong kasalanan, para sa pamamagitan nito, yun ang dahilan para talagang sundin natin siya ng seryoso sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi ang pananampalatayang nakabase sa Himala, pag wala ng Himala, mawawala na din yung pananampalataya na yun sa Himala. Amen? So there are people who follow the Lord because of miracles. Ngunit kapag ang ating pananampalataya sa Panginoon nakabase doon sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ano man yung mga pagsubok, ano mang sigwa, dahil alam mo ang katotohanan na ang Diyos ay kaya gawin lahat, ibinigay ng Diyos. Sabi nga, binigay niya ang ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Ano pa ang hindi niya kayang gawin para sa atin? So yung mga katotohanan nila, kapag kayan ang pumupuno sa ating mga puso at isip, yan ang dahilan kaya tayo nag-persevere sa buhay na ito. Kasi yung yan ay truth. Ang mga Himala, they come, they go. Pero sabi nga ng banalang kasulatan, lilipas ang lahat ng bagay. Ngunit ang salita ng Diyos, mananatili magpakailanman. Amen? So, yung pangako ng Diyos, yun yung kakayahan na binibigyan ng Diyos sa atin para tayo ay mag-persevere sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Sabi nga po ng Romans chapter 5, verses 1 hanggang 5, yamang napawalang sala na tayo, hindi dahil sa Himala. Kung si Nora o Nora, walang Himala! Natatanda niya si Nora o Nora? My brother is not a big. Madaling kopyahin si Nora kasi may ano siya eh, may distinct na pagkilos, di ba? Eh kahit sino pwede mag-Nora eh. Pero ano sabi dito? Dahil ba sa Himala kaya tayo napawalang sala? Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. And that is the truth. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. We can persevere because of what the Lord started in our lives dun sa cross. Yung pinasimulan niya mabuting gawa, yun din ang tutulong sa atin para matapos natin ang takbuhin ito. Amen po ba? Ang sabi ko ng verse 2, napakalinaw eh. Sa pamamagitan nga niya, tinatamasa natin ang magandahang loob ng Diyos at lubos tayo nagagalak sa ating pag-asa na ano, makakasama natin siya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. We are serving a glorious God. And we, being redeemed by the precious blood of Jesus, we are called the glorious church. Makakasama tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagagalak po ba kayo? Parang hindi. Nagagalak po ba kayo? Mga kapatid, dahil doon sa kaluwalhatian ng Diyos na ibinigay sa atin, the Spirit of God is in us. And God's glory dwells in us. Maaaring physically, pag tinignan tayo, ay yung palukat ng mundo, wala tayong dating. Pero sa harapan ng Diyos, because the Spirit of God is in us, God's glory dwells in us because of His Holy Spirit. At yung kaluwalhatian na yan, makakasama natin ang Diyos na kaluwalhati. We are a peculiar people, a holy nation. Kumbaga, ganun po kataas.
taas, ang antas ng mga anak ng Diyos. Ang ka-level natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Parang hindi kayo excited. O sabi mo, makakasama natin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Eh mo ba? At dahil po doon, nasabi ng verses 3 and hanggang 5, ayun na yung pangako. Bukod dito, nag-aalalak tayo. Wow! Ito ang problema. Ang mga nakaranas ng himala, pag nawala ng himala, hindi nasusunod sa Lord. Kasi ang nakikita ng pagbabata. Pero ang mga nakaranas ng pagpapala ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ano sabi? Bukod dito, nag-aalalak tayo. Bakit? Sa ating mga pagbabata, sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. So hindi ka aalis sa Panginoon. Seryoso ka eh. Kaya mararanasan mo yung paglago ng iyong pananampalataya, may pagtsatsaga, may pagiging matatag, hanggang later on, magkakaroon ka ng pag-asa. Pero yung umasa sa himala, nawala yung himala, nawala ang pananampalataya, hindi lumago sa pananampalataya. Again, ang pananampalataya nakabase sa himala, nawawala. Andiyan po ba kayo? Yun po yung unang uri na tagasunod sa Panginoon. Pangalawa, there are those who follow the Lord but want to dictate on Him. Sabi ko sa John chapter 6, verse 14 and 15, nang nakita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang pari nito sa sanglibutan. So, nagtuturo ang Panginoong Jesus, at habang nagtuturo ang Panginoong Jesus, na-realize nila, kasi naghihintay po ang mga Hudyo ng dadating na tagapagligtas. Pero ang iniisip nila, physical kingdom. Katulad ni David, na naging tagapagligtas nila, naging dakilang hari nila, they were expecting another royal king. At kung ang Panginoon ay nagtuturo sa kanila, somehow, kung mga tagasunod ng Panginoon, na-realize nila, parang mangyayari na. Parang dumating na yung ating tagapagligtas. Yung parang dadating na yung ating hari. At nandito na sa ating kalagitnaan. Kaya ano sabi nila? Pasitin niyo sabi ng verse. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang pari rito sa sanglibutan. And verse 15, sabi, nahalala ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kamungulan. Anong mali doon? That the people wanted him to be their king. There's something wrong about it. Ito po naman, na siya ay hari. Pero sabi nung mahalata ito ng Panginoon, nagagawin ito ng mga tao sa kanya. Sa halip na i-entertain niya, he withdrew from the crowd. Umalis siya, lumayo siya doon sa crowd. Sa biglang tingin, parang wala pong masama at napakaganda po ng kanilang intention to make Jesus King of Israel. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, good intention is not the will of God. Ang totoo, good intention sometimes is the enemy of the will of God. Misa, di ba? Ang reason natin lagi, hindi maganda naman ang intention. Pero minsan yung magandang intention na yan, kalaban ng kalooban ng Diyos. Sige po, i-explain mo kung mabuti. Natatandaan niyo po yung si brother, isang leader natin na kung nagpapatayo po ng church sa sa Concepcion. Dahil talagang, alam niyo mo, nakagastusan ang pagpatayo. And nagkaroon siya ng burden with a good intention. Bumili ng ilang booklet ng ticket ng sweepstakes. At talagang dineclare niya, pag di umama, ibibigay o pinanalunan para sa pagtatayo ng chapter. Tama po ba? With good intention. Tama po. Now, may magandang intention, pero hindi ho yung tinanggap ni Pastor Papa. Kasi hindi ho yung nakalooban ng Diyos. Kaya ng Panginoon na ipatayo ang kanyang iglesia, ang kanyang church building, hindi sa masamang paraan, hindi sa paraan ng sanglibutan. Dahil ito'y gawain niya, kung tayo nag-remission, God will provide for the provision. Amen po ba? At yun naman ang ginawa ng Panginoon. Pinakita niya na hindi tayo doon umaasa, kundi sa Diyos na may-ari ng kanyang gawain.
And true enough, God provided. Na ipatay ko yung church building doon na hindi ko umasa doon sa inayaan na sweepstakes pa po noon eh. Ngayon ay loan po eh. So, minsan po, meron pong mabuting intention, pero yung mabuting intention na yan, kailangan mabuti rin yung paraan. At mangyari yan sa tamang oras ng Panginoon, para yan ay may consider na kalooban niya ng Diyos. Hindi po ang kalooban ng Diyos ay tinitingnan lang sa good intention, pero mali ang kaparaanan. Tingnan niyo po, sabi ng Kawikaan chapter 6, verse 13. Ang sino mang magnakaw ay tiyak na nagkasala, kahit yaol ay pamawi sa gugong na taguray niya. So sa madaling salita po, kung natalino kayo, Robin Hood, di ba? Yan ang gawain ni Robin Hood. Nagnanakaw sa mga mayayaman, ibibigay sa mga mahihirap. Ang ganda ng intention, pero mali ang paraan. At mismo Biblia, kinakansila yun. Kahit na ikaw ay nagugutom, para mapawi yung buto mo, gumawa ka ng masama, nagnakaw ka, kasalanan pa din yan kahit ang reason mo mamamatay na ako. Si Lazaro po, nung siya ay nagugutom, pwede niyang patayin yung mayamang kaibigan niya. Pero hindi siya gumawa ng masama, naghihintay lang siya na may malaglag ng muko. E nauunahan pa siya ng aso, kaso ang aso naman, pagkakain, may dessert pa na kepong. Binigilaan yung kanyang sugar. Siyempre, mas mabilis ang aso. So, sa madaling salita, namatay po si Lazaro, ano ko po sa buto. Ang sabi ng Biblia, walang anak ng Diyos na pinababayaan niya. So definitely, hindi yung sa buto. Kasi namatay siya, ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero ang maganda, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Pwede siya gumawa ng masama. Pwede niya patayin yung mayaman ngayon para matighaw yung kanyang magutuman. Pero hindi niya ginawa. Na sabi ng Biblia, kinaalo siya doon sa tahanan ni Abraham. Why? Because na natili siya sa katumbiran ng Panginoon. Ang mga kapatid sa Panginoon, kalaban ng kalooban ng Diyos ang mabuting intention, pero mali sa pamantayan ng Panginoon. Ano ba ang God's will? God's will is having the right intention coupled with the right ways of God. May mabuting kaparaanan ng Diyos. At hindi lang sapat yan, kahit na mabuting ang paraanan mo, hindi pa oras ng Panginoon, hindi pa rin yung kalooban ng Diyos, hindi natin pwede kipilit. Nung si Abraham po at si Sarah ay naghihintay ng anak ng Diyos, mabuti po yung kanilang plano. Nako, para nakalimutan na ng Diyos yung kanyang pangako sa atin. Later on, nag-isip sila, baka yung anak natin ay kay Hagar mong gagaling. Kaya meron silang magandang intention. Pero tanong, kalooban ba yun ng Diyos? Hindi. Ang kalooban ng Diyos, si Isaac. Kaya minsan, ay nagkakaroon tayo ng problema sa buong kalooban ng Diyos kasi pinaglalahok-lahok natin. Dapat makita natin na may tamang oras ang Panginoon, may tamang paraan ang Panginoon para masabi na yan nga talaga ay kalooban ng Diyos. Amen po ba? At dito po nakita natin na may mga sumusunod sa Panginoon na ang gusto nila ay pagdikta sa Panginoon. Yung kanyang gusto, yung kanilang gusto ang kanilang ipinipilit sa Panginoon. Pero, sumunod ba ang Panginoon? Maganda yung kanilang intention ang makikinabang dito ang Panginoon. Imagine mo, gagawin kang hari, ginawa kang sikat, sa mundo yun, pwede yun. Yung clamor ng crowd, sinunod mo, di ba? Yun naman ang gusto ng tao. Panginoon, hindi eh. Minsan maraming susunod. Panginoon, ang dami po mga tao naghihintay sa inyo. Sa halip na mag-ministeryo ang Panginoon sa mga tao na yun, ang gagawin ng Panginoon, pupunta sa mga libdib na lugar, mananalangin. Kasi gusto ng Panginoon, ang gagawin niya ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa dikta ng crowd. Kasi pagka ang crowd na sinunod natin, yung crowd ang nasusunod, yung pao po ako bilang pastor, at kayo po ang nasusunod, yung dikta niyo, ang gusto niyong mangyari. Pastor, ganito ang gawin natin. Sino na ba ang pinakikinggan natin? Sino na ba ang unang kinakausap ng Panginoon? At kanino ba ako nakikinig? Dapat sa Panginoon. Hindi sa gusto ng crowd. Tama po ba? Kaya ganun din ang Panginoon. Sa halip na makinig sa crowd, ano ginawa niya? He withdrew. Para alam niya, ito ba talaga ang Ama, ang kalooban mo? So tinatanong natin ng Diyos, because it's not the crowd
but the voice of God that we should hear sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? So, pero meron pong ganong katotohanan na may mga tao na sumusunod sa Panginoon because they want to dictate on the Lord. At maging sa panahon po natin ngayon sa mga sa gawain ng Diyos, makikita din po natin yan na meron pa rin yung ganyang crowd. At itong mga, sabi nga, these people will only obey their leader if their leader will listen to them. Pero pinakita ng Panginoon sa atin, hindi ako makikinig sa inyo kasi ang tinig ng Diyos ang aking pakikinggan. Pero may mga ganun tao po na sila ang gustong masunod sa gawain ng Diyos. Pinakita sa atin dito ng Panginoon, hindi yun ang kalooban ng Diyos. At ang mga ganitong tao, when they can control their leader, they will start fighting them. O siyempre, di ba? Parang tinigiit nila yung kanilang gusto, at pagka hindi sinunod, doon na nagkakaroon ng sigalot at sagawain ng Diyos. Why? Because crowd wants to dictate on their leaders. Pero paano ito tinugon ng Panginoon? Paano ito hinarap ng Panginoon? Lumayo ang Panginoon, nakipag-usap sa Diyos, kinalaman ang kalooban ng Diyos. So, yun po yung uri, pangalawang uri na sumusunod sa Panginoon. Those who follow the Lord but want to dictate on Him. Pangatlo po, there are those who follow the Lord because of the benefits and blessings that they will receive. Ayan. Nakasabi nga ng Panginoon dito sa 1:6:25 and 1:27, nakita nila si Jesus sa ibayo ng lago at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa po kayo rito? Nagtatanong lang ang Panginoon, pero masinig yung sagot ng Panginoon. Nakita niya kasi uri ng mga sumusunod eh. Kilala naman talaga ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Wala pong may tatago sa atin kung ano yung intention talaga natin. Una, ang intention, mabuting intention, hindi, pag hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa tamang paraan ng Panginoon at tamang oras ng Panginoon, ang mabuting intention ay pwedeng mali sa harapan ng Panginoon. Eh, itong mga tao nito, imagine ninyo, hinaharap ang Panginoon. Rabbi, kailan ka pa rito? Eh, alam nga ng Panginoon ang laman ng puso at isip ng mga sumusunod sa Kanya. Kasi ninyo po ang sabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakait kayo ng tinapay at nabusog. Yung una po ng mga sumusunod dahil nakaranas ng himala, ay ito naman, ay dahil nakakain eh, hindi mo na kailangan ng himala para kumain. Di ba? Lagi kami isingal, pagkain. Yung iba nabahaginan sila ng tinapay, kaya hinahanap-hanap na nila yung tinapay na yun. Kaya sabi ng Panginoon, hindi naman ninyo ako hinahanap dahil nakakita kayo ng himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Sabi ng Panginoon, kumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. So, totoo po, there are people na sumusunod sa Panginoon, pero ang nais nila ay yung poor blessing. Yun yung lagi nilang hinahanap. Kaya nga, paying noon. Instead na Panginoon being Lord na dapat ay kinagsusurenderan ng buhay, pag paying noon, ang tingin nga lang talaga natin sa Panginoon is parang, ano lang, yung pagkailangan mo lang, tsaka mo lang lalapitan. Parang gano'n ang kalagayan. Kaya, these people are considered takers. And their only concern is what they can get. Pero ano po naging sagot ng Panginoon sa mga tao ito? Kasi ninyo po, inutusan ng Panginoon, sinabi ang Panginoon na napakahalagang utos sa kanila. Sabi, gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira. Ano ibig sabihin ng Panginoon na gumawa kayo? Kung gusto niyo sumunod sa akin para kayo'y pagpalain, para kayo may makuha, gumawa kayo. Ano ibig sabihin mo gumawa kayo? Hindi physical ang tinutukoy dito ng Panginoon, kundi serve and follow me. Kasi sabi niya, gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng mga pagkain nasisira. Speaking about the physical food. At yun ang dahilan kung bakit yung mga tao ito sumusunod because they want material and financial blessings.
They want healing. Wala pong masama dito. Kaya lang, ang problema, ito lang ang nakikita nila sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, kumagawa hindi dahil doon sa benefits, hindi dahil sa blessings, kundi naglilingkod. Kaya sabi niya, gumawa kayo, maglingkod kayo. Gumawa kayo, hindi ng pagkain nasisira. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung gusto niya ng talagang pagpapala ng Panginoon, unahin niyo ang Panginoon. Mahirap po na hindi tayo nagtanim, pero gusto natin umanim. Parang hindi po yung ayata yung, siguro yung ganong tao ay talagang napakagaling ng miracle. Yung mala na talaga yun, na hindi ka nagtanim, ay aani ka, talagang yung mala. Eh, yung ako lang, kung patulad mo kay Mami Julicia, yung isang araw ko, kinocover po siya ng isang photographer, nakita kasi na siya nagtatanim. Kaya lang, ang problema, nagtatanim ba talaga siya? Pero wala silang nakita building na tinatanim. So, tinanong siya, Mami Julicia, anong ginagawa mo? Nagtatanim ako. Ah, kung wala ka namang tinatanim? Seedless. Ano may tatanim ang seedless? May point si Mami Junicia. Pero sa pananampalataya, hindi mo pwede na meron kang papakinabangin na hindi ka gumagawa para sa Panginoon. Ang totoo, totoo naman, bago pa tayo makakuha, pinagpala na tayo ng Panginoon. Pero yung pagsunod, kasi alam niyo po ba na lahat ng nararanasan natin bago pa tayo, o ba hindi naman talaga tayo deserve yun ang biyaya eh. Pero kapag ka ikaw naman ay nakaranas na ng biyaya, ano ang nais naman ng Panginoon? Paglingkuran mo siya, pasalamatan mo siya dahil doon sa biyaya ang nararanasan mo. Amen po ba? Hindi po pwede na gusto lang lagi natin yung pagpapala na ayaw mo na maunahin ng Panginoon sa iyong buhay. Tapos pagkakailangan mo siya, tsaka mo na siya pupuntahan. Hindi naman po pwede yun. Kaya kung sabi ng Lord, gumawa kayo, maglingkod kayo, sumunod kayo sa akin upang magkaroon kayo ng mga pagkain hindi nasisira. Mga pagkain ang idudulot sa inyo ay buhay na walang hanggan. Andiyan po ba kayo? Tingnan niyo po ngayon yung ibang mga sumusunod sa Panginoon. Bakit nawawala sila? Maraming may mga kakilala kayo marami na nung una asigasig sa Panginoon. Pero later pa nawawala na. Kasi hinahanap lagi ay blessing ka, hindi naman sumusunod sa Panginoon. Pero kung talagang naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, kahit hindi mo nahanapin ang blessing, the Lord promised, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya lang sabi po ng iba, kailan kaya mangyayari and all these things? Kasi sumusunod naman ako. Ginagawa ko yung kanyang kalooban. Bago pa nga magsimula, nandun ako sa, ako pinakuna sa gawain ng Diyos. Tumayo, paghayo ako ang nandun. Kalooban ng Diyos ang ginagawa ko. Di ba, pangako ng Lord? And all these things shall be added unto you. Ipo po paunahan ng Panginoon. Ang sinasabi lang naman ng Lord, gumawa kayo. Habang gumawa ka, gumagawa tayo, hindi ang Diyos ay employer na nagtatik advantage sa kanyang mga empleyado. Napaka-fair ng ating Panginoon. Nakikita niya yung ating mga gawa. At kaya niya po na gawin na yung pangangailangan natin, kaya niyang ibigay ng shortcut para lang ipakita sa atin na ang Diyos ay kaya tayo pagpalaan. Gusto ko i-share sa inyo, sa kabataan natin, na ipahagi ko na sa iyo partly yung kanyang patutuo. Pero itong kabataan na to, nung siya po ay nakatanggap ng unang-unang trabaho, ginawa po ng kabataan na to, 23 years old, first job. Kinukit niya sa Panginoon yung 100% na kanyang sweldo para sa gawain ng Panginoon. Kasi nga po, nag-iipon Panginoon para makapagpatayo ng bagong church building sa Sariayan. At wala pa po 6 months ay na-regular na po siya. At umabot po ng 1 year yung kanyang trabaho, nag-desire po siya na maghanap ng another work. At pinalad po na magkaroon ng panibagong work, yung sweldo niya doon sa una, dinoble doon sa bagong work.
Again, katulad po ng kanyang commitment, kinumit po niya yung 100% ng kanyang sweldo. Binigay para sa gawain ng Panginoon. Pero yun naman, kapag kabataan ay ihawak ng malaki-laki pera, imagine nyo, dumoble yung sweldo, ha? Ano ang unang-unang bibilhin ng mga kabataan sa panahon ng Lord? Kaya sana sa unang sweldo, ito, nakataya na ako nung gagawin siya yung unang sweldo sa Lord. Grabe, no? Tapos nung nalaman ko po yun, nagano'n ang kanyang ginawa, nakita ko po yung cellphone niya sira. Meron po siyang cellphone touchscreen. Sa halip na unahin bumili, kailangan naman niya, kailangan niya sa job, hindi po bumili ng bagong cellphone. Alam niyo ginawa? Bumalik sa keypad, tikipad. Dinilabas yung luma niya sa cellphone, at nakita naman, ginagamit yung tikipad. Katsatsaga po. Yung problema po, hanggang 3 buwan lang po siya doon sa bagong trabaho. 3 buwan. Ibig sabihin, imagine niyo, ibinigay na yung buong sweldo, anong, paano yung mga susunod pa? Pero dahil nga itong tingkod ng Diyos na ito ay talagang nagtatapat sa Panginoon, nananalangin, nagtitiwala sa Panginoon. After 2 months, ay binigyan siya ng bagong work ng Lord. Ang ginawa ng Lord, yung work na ito ay senior ang position. Dahil senior ang position, senior din ang sweldo. Di ba? Pero again, nung ibinigay ng Panginoon yung bagong work, kinumit niya ulit yung unang sweldo para sa Panginoon. Alam niyo po ang nakita ko? Yung ma-achieve mo yung senior position sa maikling panahon, yung senior na sweldo sa maikling panahon, gawa ng Diyos yun. Amen po ba? Gawa yun ng Diyos. Hindi dahil lumapit ka sa mga iba para mag-promote, para sa senior position, it will take you 5, 7, 10 years. Yung promotion, kailangan mo para doon sa sweldo, another 5, 10 years din, sasama yung position mo eh. Pero in just a little 2 years, God was able to give her yung senior position and yung senior salary para sa senior position. Anong point? Inuna ang Panginoon. Amen po ba? Nagtiwala sa Panginoon. At nakita natin na ang Panginoon ang nagbibigay ng shortcut, hindi tayo ang gumagawa ng shortcut. Kapag inuna natin ang Panginoon, kaya niya na ibigay yung iniisip natin matatagalan pa. Huwag na tayong matakot na magtiwala sa Panginoon. Yun po, 100%. Baka yung pasin nyo, natatakot magbigay ng 10%. Yung 100%, imagine nyo. Yung sabihin, napaikli niya yung provision ng Lord para patunayan, anak, hindi nababaliwala ang pagkatapat mo sa akin. Kapag ka gumagawa ka para sa Panginoon, ang pagkain hindi nasisira, nakikita yan ng Panginoon, and God will provide for all your needs. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya kung mabuti ang mag-ikot sa Panginoon, palapakan po natin ang ating Panginoon. Mabuti po ang mag-ikot sa Panginoon. Number 4, meron mga tao na sumusunod sa Panginoon, but they follow, but always make demands. Nung una, nag-dictate, ngayon naman ay merong demand, merong mga hinihingi. Sabi po ng John chapter 6, verse 13, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Samantalang nung earlier, chapter 6, verses 3 hanggang 10, nakita natin na mayroong miracle na ginawa ang Panginoon. At bago ito, nagpagaling ang Panginoon ng mga may karamdaman. At pagkatapos ng verse 10, ay naglakad ang Panginoon sa ibabaw ng dagat. Maraming mga miracle na na-witness itong mga sumusunod sa Panginoon, and they demand more. Parang hindi pa sapat, kulang pa yung ginagawa mo, ano pa ang magagawa mo sa akin? Ganun ba tayong tagasunod sa Panginoon? Na parang tayong mga may karapatan mag-demand na, Lord, dagdag ko pa to, Lord, ganito ang gawin mo sa akin. Meron ba tayong karapatan para sa Panginoon na ganun ang ating attitude bilang tagasunod? Pero may mga tao na ganun sa Panginoon. At ito yung mga tao na ito. Susunod lamang sila sa Panginoon dahil sa kanilang kondisyon.
At minsan, ganun din naman tayo noon. Ewan ko kung may naka-experience sa inyo. Lord, bigay mo lang po sa akin itong trabaho na to. Susunod na po ako sa iyo. Lord, pagalingin mo yung aking karamdaman, susunod na po. Eh, meron din tayo mga ganun pagkakataon na we demand from God. Amen po ba? Meron po tayo mga pagkakataon, Lord, baguhin mo lang mister ko, talagang ang buhay ko para sa iyo. Maaaring prayer yun, pero parang somehow, parang demand yun sa Lord. Somehow. Kitanda niya po, ang pagsunod sa Panginoon, it should be in God's terms, not in our terms. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kaya nga sabi ng Lord, gumawa kayo, hindi ng pagkain na nasisira. So, ibig sabihin yung mga tao, meron sila sariling term ng pagsunod sa Panginoon. Pero ang Panginoon, meron siyang gustong term na ating kalooban ng pagsunod sa Kanya. Amen po ba? Following the Lord should be in God's terms, not ours. Pag tayo ang may demand sa Lord, parang siya ang inuutusan natin. Hindi po pwede yun. Dapat siya ang ating sinusunod. Siya ang dapat na mag-demand sa atin. At yun naman ang dapat natin gawin. Kaya, pinagkakala natin last time, may demand talaga ang Lord. Luke chapter 14, anong demand ng Lord? 25-35. At sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, anak, magulang, o maging sa kanyang sarili, ay hindi nararapat na maging alagad ko. So bakit may demand ng Lord? Kasi siya ang Lord. And He has the right to demand from us. Kasi niligtas niya tayo. At yung demand ng Panginoon, hindi yung para mahirapan tayo. The demand of the Lord is para sa kagkabubuti natin. Hindi sa karapahama at ikasasama natin. Amen po ba? Dinidemand ito ng Panginoon because He wants us to experience the promise na sinabi niya sa John chapter 10 verse 10. For us to experience the abundant life. Pero paano ito mangyayari? Kung susunod tayo ayon sa pamantayan ng Panginoon. Amen po ba? It's not we demanding on the Lord, but allowing the Lord to have control over our lives. Kaya nga, dapat nagsusurrender tayo ng ating buhay sa Panginoon. Dito po sa sitwasyon na ito, sa pang-apat po na uri na sumusunod sa Panginoon, ang nakita po natin ay parang hindi pa sapat sa kanila yung ginagawa ng Panginoon. Kaya they demand more from the Lord. Na parang bang ang Panginoon ay may karapatan silang gawin ito. Hindi po. Hindi po dapat. Bilang tagasunod, huwag po natin gawin yan. Kaya sabi nila, ano pang kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig ka? Pagka ang mga tao ito ang nag-ahinahanap lang ay yung mga demand nila, para bang may threat pa nga eh, ano pa ang gagawin mo para maniwala ka? Nakadepende ba sa gagawin ng Panginoon para lang maniwala eh? Sabi naman ng Panginoon, manalig ka kahit hindi mo nakikita eh, di ba? Ganun kasi, believe and you will see. Pero ito, ano pa? Para manalig kami. Ibig sabihin, hindi talaga ito mga tagasunod. Meron silang gusto at yun ang pinipilig nila. Number 5, those who follow the Lord but murmur and grumble when they hear hard teachings. Ay mga tagasunod na hindi makayanan ang pagbibigat na aral ng Panginoon, kaya sila po ay nagbubulong-bulungan at nahihirapan na sundin ang kalooban ng Panginoon. John chapter 6 verses 41 at 43, ganito po ang sabi, at this, the Jews began to grumble about him because he said, I am the bread of life, or I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? Sabi ng Panginoon sa kanila, stop grumbling among yourselves. Jesus answered. Itong mga taong ito, sinasabi ng Panginoon, ito ang aking tunay na kalagayan noon. Sa bahay ng aking ama, doon ako galing, siya ang aking ama. Hindi nila matanggap yon na kausap nila, kapitbahay nilang
anak ng karpintero, kilala nila ang nanay, si Maria, pero nagsasakit ang tunay niyang ama ay nasa langit. So para sa kanila ay ridiculous yung claim ng ating Panginoong Jesus. Kaya nagugulungan siya. Ang sasasabi niya, yung pakapintero yung pangal niya, kilala natin. Ibig sabihin, kapag ka makakal ng Panginoon, katulad nito, hindi nila matanggap, kinakalaban nila yung araw ng Panginoon sa halip na by faith, i-receive ito. Ang itong mga Hudyo na ito ay hindi nila matanggap ang aral ng Panginoon sapagkat para sa kanila, parang napakabigat ng aral ito. Ay, totoo nga laman. Physically, nakikita nila talaga ang Panginoon na siya ay tao. And yet, nag-claim ang ating Panginoon, He is the Son of God. Talagang kung physical ang ating pagbabasihan, yung ating intelligence, human intelligence, ay talagang parang medyo question tayo. Ang sinasabi nito, hard teaching ito, mahirap paniwalaan ang sinasabi nito. Pero kung tatanggapin natin ang sinasabi ng Panginoon by faith, yung mga bagay na parang hindi natin maunawaan, mapapaniwalaan natin. Kasi nga, faith ang kailangan. Diba sabi ng Hebrews 11.3, nananampalataya tayo sa pamamagitan ng salita ng lahat ng bagay. Hindi natin nakita yung simula in the beginning, God created the heavens and earth. Pero naniniwala tayo na dahil makapangyarihan ng ating Diyos, walang imposible sa Kanya. Na sa pamamagitan ng salita, sinabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga karagatan, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, because of the power of God. Ano natin kaya gawin niyo ng Diyos? May question ba doon? Wala, because He is God. Kaya nung panahon na ito, nandito ang ating Panginoon, kakusap nila, kaya nahihirapan sila. Para sa kanila, heart teaching ito. Hindi po dahil sa mahirap ang salita ng Panginoon, kundi sa oras po na ito, nahihirapan po silang unawain ang kalooban ng Diyos sapagkat ang ginagamit po nila ay ang kanilang damdamin, physical, at saka yung kanilang sariling kaisipan. Kaya sabi po ng verse 41 na binabasa natin, sabi, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ng ating Panginoon, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Kaya nag-iisip yung mga alagad, personified. Yeah. Mismo inangkin ng Panginoon na siya yun, siya yung pagkain bumaba mula sa langit. I am the bread of life. Diba, lagi niya kiniklaim yun. So ako yung pagkain bumaba mula sa langit. So, hindi matanggap. Ano po ang point ko dito, mga kapatid? Minsan po, ang pangangaral na salita ng Panginoon bilang mga tagasunod ng Panginoon, talagang parang minsan, parang ang hirap tanggapin ng mga pabibigat na turo ng Panginoon. Tama po ba? Minsan may mga aral ng Panginoon na parang sa tingin natin, katulad dito mga alagad na ito, hindi rin nila agad basta matanggap. Gusto naman nila sumunod sa Panginoon, kaya lang may mga bagay na parang hindi nila matanggap ng aral ng Panginoon. Pero tandaan niyo po ito, na-open po itong mga tao na ito. Pero yun po yung dapat. God's word should offend us. Andiyan po ba kayo? God's word should offend us. Kasi when the word of God offends us, alam niyo kung anong ginagawa ng banal na salita? Kung na-offend po tayo, dalawang bagay ang pwede natin gawin. It's either we change and follow the will of God or ignore the word of God and remain the same. Pero pag narinig natin ang salita ng Panginoon, ay talagang sinachallenge tayo para tanggapin ang kalooban ng Panginoon, sumunod ng lubos, maging seryoso sa kalooban ng Diyos. It should open us. Kasi minsan, ang pagsunod natin sa Panginoon, hindi seryoso sa Panginoon. At sino lang ang susunod? Sino lang yung makakatanggap ng message ng Lord? Yung na-offend ng salita ng Panginoon. Na-offend na po ba kayo? Yes, the word of God should offend us. Kasi pag ma-offend tayo ng salita ng Panginoon, we will make a decision to change our lives. At talagang sumunod sa Panginoon. Pero kapag ang salita ng Diyos walang dating sa inyo, sabi, hindi nyo narinitig ang dinig ng Panginoon.
and you will never be changed, because it is the power of the Word of God that changes us. Amen po ba? Ano po ang purpose? Bakit po binigay ang salita ng Panginoon? Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17 sa NIV at sa Mabuting Balita, sabi, lahat ng kasulatan ay inasihan ng Diyos at paggagamit saan? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapatulan sa pag-aral, at sa pagtutuwid sa mga likong gawain at sa pag-akay para sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa English po, sabi, all scripture is God-breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be totally equipped for every good work. So, apat na mahalagang purpose ang sinabi ng Word of God. Number one is teaching. Ano yung sabi ng teaching? Pag natuturo ka, tinuturo mo yung ano yung tama. Kaya, the Word of God is used for teaching what is right. Kasi nabuhay tayo na ang natutunan agad natin yung mga mali. So, it should be the other way. Ang salita ng Diyos ang dapat na unang matanim sa atin kasi ang salita ng Diyos yan ay katotohanan. So, teaching what is right. Ano naman yung rebuking? Bakit inire-rebuke? Bakit itinutuwid? Kasi nga, nalihis. So, sinasabi, pagpapabulahan sa maling aral. Kaya, inuutusan tayo, nire-rebuke tayo to do the right thing. Nire-rebuke tayo, pag nalilihis tayo, tinatama tayo. So, yun yung rebuking. Pag sinabi po yung teaching, ang ibig sabihin po niyan is to do the right thing. Rebuking naman, pag mali yung ginawa mo, doing things right. Kasi mali, kaya itatama mo. Nasusundan niyo po, teaching is yung tama, yung katawiran. Pag nalihis ka, i-rebuke ka. At paano ka i-rebuke? Ibabalik ka doon sa tama. Kaya, kung mali yung nagawa mo, kasama sa pag-rebuke is to do things right. Kasi mali na ang nagagawa mo. Kaya nga pagpapabulaan sa maling aral. So, ginagamit ang salita ng Diyos para pabulaan yung maling tinatanggap natin, maling pamumuhay natin. Anong gagamitin natin? Salita ng Diyos. So, ano naman yung correcting? Yung correcting naman po, pag po mali niyo po, umawa ko na sa gilid mo kapulad, rewrite. Ano ibig sabihin ng rewrite? Ano yung itinama, itinuwid, di ba? Return! Eh ito, dapat right, eh nawala. So, tatama kita, so re-right. Pero yun, basically po ang sinasabi kasi dito ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. It's about the right thing. Pag alam natin yung tama, yan yung dapat natin sinusunod. At pag namamali, ibabalik natin sa tama. Pag nalilihis, i-correct natin. I-re-write natin. Ano naman yung training for righteousness? Yung training for righteousness is practicing the right thing. So, alam mo na yung tama, pero kailangan mo i-practice. Kaya practice. Diba, training in righteousness, ayun. Actually, mas ginawa pa nilang mabuti ito kasi sabi nila, practice makes perfect. Ano sabi nila? Good practice. Kailangan good practice ang i-practice po yung mabuti. Kasi pwede talaga tayo nagpa-practice ng practice na practice. Ako, ang haba ng panahon. Mali pala yung pinapractice natin. So, sayang yung practice. Pero ano sabi dito? Training in righteousness. So, ibig sabihin nyo, tinitrain mo na ano yun? Ginagawa lagi yung mabuti, ginagawa lagi yung tama, ginagawa lagi yung matuwid. And that is the purpose of the Word of God. Kaya kung meron mga rebuking na nangyayari dito sa form ito, sa mga Bible studies natin, sa mga bio natin, why? Because that is the right thing. Kailangan ituwid ang isa't isa. Hindi tayo pwedeng malihis sa kalooban ng Diyos. Papapahamak tayo. And we need preaching. We need offensive preaching for us na may balik doon sa direksyon ng Panginoon. Amen po ba? Ano po sabi ng Colossians? Alam niyo kapag ang offensive preaching ay tinatanggap ng mga anak ng Diyos, alam na mga anak ng Diyos kung para saan yung preaching na yan.
or perfection and maturity. Kaya sabi po ng Colossians chapter 1 verse 28, sabi-sabi po natin basahin, iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangaral si Kristo. Sige po, sabayan niyo ko. Pinaaalalahanan namin, yung paalalahanan ko ay the same. Doon sa sabi, pinangaral si Kristo, pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya. Anong purpose? Upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Anong purpose? Para ang mga anak ng Diyos ay may present na perfect. Sabi ni Paul, pinipilit namin ipangalan ang salita ng Diyos. Pinipilit namin turuan ang salita ng Diyos. Ituro ang salita ng Diyos para maiharap namin ang bawat isa sakdal, perfect before the Lord. We proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone perfect in Christ. Kaya kung tayo mananatiling bata, ayaw natin lumago, magpipil tayo sa kalooban ng Diyos. Because the will of God for the church is to be perfect in Him. At paano yung ginagawa? Through the preaching of the Word of God. Through the offensive preaching of the Word of God sometimes. Kasi may pagkakataon that we have to be offensive sa pag-preach sa salita ng Panginoon. Pero hindi lagi offensive, hindi naman yun ang personal. Yung nag-namumul ito, hindi naman ganun. Kasi minsan, we need encouragement of the Word of God. Hindi naman kailangan na laging hard. Pero mahalaga ang bawat isang open sa salita ng Diyos. Hindi yung pag nakarinig ng offensive na aral ng Panginoon. Sabi ng John chapter 6, verse 66. Ang marinig nila yung mga aral na ito, marami ay lumayo. Ano yung sabi? John chapter 6, verse 66. Marami sa kanyang mga alagad, mga taga-sunod, lumayo. Bakit? Ako, napakahirap ng teaching. Alam niyo ba yung teaching na yun? Sabi kasi ng Panginoon, para sa kanila, nagtuturo ang Panginoon ng kanibalism. Sabi kasi ng Panginoon, na sino mo kumain ng katawan ito? Hindi nga kami kumakain ng baboy. Tapos, papakainin mo kami ng karne ng tao. Para sa kanila, very offensive talaga yung aral na yun. Pero sinasabi ng Panginoon, ang sino mang tatanggap sa gagawin ko doon sa krus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi nila yun ang alawangan. Para sa kanila, hindi namin matanggap yung aral na yun. Sorry. Pero kung hindi, palis. Kaya nga ba, palis nga po sila. Lumayo sila sa Panginoon. Tandaan niyo po, sa huling panahon, ang mga tao ay, sabi nga ng 2 Timothy chapter 4, verse 3, hindi nila nanaisin na makinig ng mga pagbubuting aral. Ang gusto lang nila nung mapakinggan ay mga gusto lang nilang marinig. Sabi ng 2 Timothy 4, 3, sapagat darating ang panahon, hindi na nila pakinggan ng wastong aral. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mga ngalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. So, pinapakita sa atin ng Panginoon ang description ng last days. May mga tao na ang hahanapin lang nila yung mga gusto lang nilang marinig pero hindi magkakaroon ng tunay na malalim na epekto sa kanilang mga buhay. Ng tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay. May mga kapatid sa Panginoon, kami na mga tumatayo dito at kumapapansin ninyo, marami po sa atin yung mga leaders na tumatayo dito sa harapan ninyo para mangaral ng salita ng Panginoon. Hindi po yan tumatayo dahil gusto nila. Mga leaders po natin, mga kapatid po natin na yan, ay talagang sumunod lang sa tawag ng Panginoon para magpagamit sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At hindi po madaling, mga kapatid. Hindi po madaling. At ngayon po, alam ko na bawat isa sa kanila, katulad ako po, hindi nag-aral na po ako sa Bible school, marami na din po ako mga natutunan, pero hindi po madali ang pangangaral. How much more ng mga leaders na ito natatayo? Hindi po madali. Kaya ano po pwedeng gawin? Pray for us na nangangaral ang salita ng Panginoon sa inyo. Sa halip na critical mind, critical spirit, pag tumayo dito, ay, ano kaya sabihin niya? Hindi. Open your heart doon sa tinig ng Panginoon. Because everyone na ginagamit ng Panginoon to speak His word is His voice. Is His spokesperson. It's not the person, but the Word of God being preached. Kaya malayo po, pag-pray natin, sino man ang tatayo, gamitin ang mga pangyarihan ng Panginoon. Bakit? It's for our benefits. Tayo ang nakikinabang.
Because naririnig natin ang dinig ng Panginoon. Sinasaway tayo. Diba sabi ng banal na kasulatan? Pag anak ka, papaluin ka, sasawayin ka. Kaya pag kayo po ay tinatamaan, sabihin niyo, purihin ang Panginoon. Sakul siya. Ay hindi, sakul ako. Huwag niyo ituro yung iba, misa kasi ganun, yung galing. Yes, Lord, sige po, baguhin mo siya. Ay, napakasama kasi ni sister, ni brother, yung ganyan. Dapat yung naririnig mo salita ng Panginoon, Lord, salamat. Kailangan mo po ito. Kasi nagsasalita ang Panginoon, hindi natin alam kung paano, pero definitely, when you hear the word of God, God wants to effect change in your lives. Amen? And that's the purpose of God's word, of preaching. And lastly, sige, hingapong po na kayo. Ako rin po, medyo hihingan. Last na po. Last is, those who follow the Lord all the way. Wow. Napakaganda po dito, pagkagpunan tayo po yung nasa key verse natin. Nasabi, kaya tinanong ni Jesus sa 12, ibig din pa ninyo ang umalis? Kasi ninyo po ang sagot ni Pedro. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanina pa kami pupunta. Nasa inyo ang mga salita na bibigyan ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo at banal na Diyos. Anong katangian ng mga all the way followers? Kasi sabi ng Panginoon, Lord, kanina pa kami pupunta. Marami na nag-alisan, pero itong sila Pedro, mas pinili nila na manatili sa Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon na mga sumusunod sa kanya, yung nananatili, ano ba na si Pastor? Amen po ba? Kayo po ba yung mga all the way followers of the Lord? Ano ba na si Pastor? Parang, minsan parang, di ko maintindihan yung nangyayari, di ko maintindihan yung aral ng Panginoon, o di ko maintindihan yung mga kapatid po ito. Minsan pero dahil hindi naiintindihan sa mga nangyayari sa ating buhay, iglesia. Pero hindi natin kailangan maunawaan ng lahat para lang sumunod sa Panginoon. Kaya nga, kailangan talaga ng faith. Kailangan talaga ng faith. Amen po ba? Kasi yung faith, yan po yung tutulong sa atin para mag-persevere. At kahit hindi mo naiintindihan, magpapatuloy kapatid, dahil alam mo, nasa kanoobad ka ng Panginoon. Maraming yan, hindi mo palang naiintindihan, pero masaya ka naman na ginagawa mo yun. Then, tiyak mo na ito'y kalooban ng Panginoon. Mahirap kasi yung hindi kalooban ng Panginoon. Ramdam mo naman kung hindi kalooban ng Panginoon eh. Disturbed ka, mga bagay na gano'n. Pero pag alam mo na kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, minsan hindi mo naiintindihan at tinatanggap mo siya na, Lord, hindi mo kailangan maintindihan mo na ang mahalaga ay sumusunod ako sa iyo. Ganit po ang kalagayan ng mga all the way followers. These people are strongly connected to the Lord. Yung mga tao na ang una nilang tinitingnan, sino pa ang Panginoon sa kanila? Kaya sabi nila, kanino pa kami pupunta? Kasi din yung Lord, kanino pa kami pupunta? They have a strong connection. Yun yung tinitin nila, yung strong connection nila sa Panginoon, yun yung sapat para manatili sila sa pagsunod sa Panginoon. Kaya, maliban po na maging maliwanag sa inyo yung kaugnayan ninyo sa Panginoon, na talagang kayo'y kanyang anak, pinatawad sa inyong kasalanan, hanggang hindi niyo po yung nakikita ng maliwanag sa inyong buhay, kung sino talaga si Kristo, o anong ginawa niya sa inyo, yung unang limang mga sumunod, pwede po magsa kami yung pagsunod sa Panginoon. Pero yung all the way followers, yung unang katangian, alam mo na si Kristo ang dahilan kaya ka nandito. Hindi si pastor, hindi dahil pinagbibli ka sa'yo, or may makapakinabang ka. Kaya yung Lord, alam mo, dahilan, ikaw ang tuloy na dahilan. Amen po ba? These people are disciples who count the cost of following the Lord. Hindi sila natatakot. Luke chapter 14, sabi ng Panginoon, kailangan i-surrender mo ang buhay. Sinong hari na makita niya na meron na siyang 10,000 na kawal at ang kalaban niya ay 20,000. Sinong hari ang susuong ang kanyang buhay para magpatalo? Di ba gagawin niya magsusuko siya o isusuko niya ang kanyang buhay? So ganun din, alam natin na ang sumunod sa Panginoon, seryoso na namatay ang Panginoon doon sa krus at hinahanap ng Panginoon ang kanyang mga alagad, magpasa ng kanyang krus, limuto ng kanyang sarili. Hindi tayo niloko ng Panginoon na ang pagsunod sa Panginoon ay walang problema. Ang totoo, yung mga alagad niya, sinasabi niya, ito ang mangyayari sa buhay na ito, John chapter 16, verse 33. Sabi niya, ang mundong ito ay puno ng kapigatian. Pinagpapauna ko na.
So hindi siya yung ating leader na tinatago yung katotohanan na mararanasan natin bilang mga alagad. Ang iba sa inyo ay mga alag dahil ay ipipersecute. Susunod ka pa rin ba? Pero bakit sinasabi ito ng Lord? Kasi gusto niyang malaman, alam niya, na kahit na itong mga mangyayari nito ay mangyayari, pero kahit kilala mo ako, susunod ka pa rin sa akin kasi tunay kang alagad. Tunay kitang alagad. Amen po ba? Kasi yung mga tunay na alagad, they follow the Lord all the way. Alam nilang dahilan kung bakit sila sumusunod sa Panginoon. These people are disciples who count the cost of following the Lord. These are disciples who eagerly receive the word of God even if it is hard or offensive words. Kahit nang narinig mo ay parang akala mo ikaw ang pinatatamaan, para sinasadya, hindi po. Alam nila ang salita ng Diyos ay pagpapala sa kanila. Kaya yun nga na-recognize nila, Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang salita. Hindi nila sinabi, Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang tinapay, nakakaaling kami. Lord, kanino pa kami pupunta? Lord, nakaranas kami ng hikulang. Hindi. Sabi nila, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang salita. So, paano masusunod sa Panginoon? Alamin mo, yung salitang narinig mo, yung katotohanang narinig mo, yan ay sa Panginoon, sapat na para manatili ka sa Panginoon. Pero kapag ang narinig mong araw na hiwalay sa kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng Panginoon. Kasi sila Pedro, nanatili sila sa aral ng, sa Panginoon dahil alam nila, aral ng Panginoon ang narinig nila at kailangan nila ito sa kanilang buhay. Amen po ba? At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, ilang pagwakas. Sabi po ng Matthew chapter 13, hindi pa pala makasorbo mo, konti na lang. Sabi ng Matthew chapter 13 verse 12, pagka tayo po ay uhaw sa kalooban ng Panginoon, ang mayroong, kung sino man ang mayroon, sasagana pa. Ngunit ang wala, kahit yung kakaunin yung meron sa kanila ay pumulit pa. Kapagka ang salita ng Diyos talagang inauuhawan natin, mapapansin niyo po yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kanyang espiritu na nagbibigay ng kaliwanagan ng kanyang salita. Lagi na natin lalo pang kinakauhawan ang salita ng Panginoon. And as the Lord speaks to us, marami pa siya mga bagay na binibigay sa atin. Kasi alam niya, nauhaw tayo eh. Kaya sa nauuhaw, much will be given. Pero yung hindi sumusunod sa Panginoon, yung kukunti, kahit yung wala, kahit yung kakaunting mayroon siya, ay kukunin pa. So yun ang kalagayan po. At ito pong all the way followers, they know that their eternal destiny is hinged in the Lord. Kaya tayo sumusunod sa Panginoon dahil may pag-asa tayo na yung ating ginagawa, ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, iwanan sa kanyang declaration na yun. Kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang salita at ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po nun, lahat ng ating ginagawa, kung kilala natin si Kristo at dulo nito, alam natin yung eternal destiny niya, dahil hindi tayo nangangapak sa dilim. We are sure, dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, we will receive crown dahil tayo ay sumunod sa Panginoon. Amen po ba? So, kanino ka pupunta? Kanino ka pa susunod? Sabi nila Panginoon, kanino pa kami pupunta? Ang sabi po nila sa verse 69, naniniwala kami at ngayon natitiyak namin. So, these disciples, they have a strong belief in our Lord and Savior, Jesus Christ. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. So, ito yung lagay ng mga all the way followers. Kilala mo ang Panginoon mo, kilala mo kung sino siya sa iyo, kilala mo talaga kung ano tunay niyang kalagayan. Yung mga tao, sino ko? Anak ng kapintero yan ah. Pero ano sabi ni Pedro? Ikaw ang anak ng Diyos. Banal ng Diyos. Napansin niyo po ba? Yung pagkakilala natin sa Diyos kung sino talaga siya, yan ang magiging dahilan para tayo panatili sa kanya. Pero pag meron kang mababaw at maling pagkakilala sa Diyos na hindi mo pinalalalim, later on, yun yung magiging dahilan para ikaw ang mawala. Pero kapag ka lumalalim pagkakilala mo pa sa Panginoon, tulad ng declaration ng mga alagad, sabi nila, naniniwala kami at ngayon natitiyak namin. We believe
and know that you are the Holy One of God. Yes, nagkatawang tao ang Panginoon, but He is our Lord, He is God. Nagkatawang tao. Meron siyang dating kalagayan, naging tao siya para sa atin. Pero ngayon, nung siya'y muling mabuhay, sabi niya sa Matthew 28:18, all authority has been given back. Kasi iniwanan niya yun, hinubad niya. Pero lahat, ibinalik na ulit ang Diyos sa kanya. Ano yung sabihin ito sa atin? Tama yung pananampalataya natin that Jesus is God. Because we believe in Trinity. Hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos. Naniniwala tayo that we have one God working and moving in three distinct persons. Amen? At ito ang declaration ng mga alagad. Kaya sila nanatili sa Panginoon. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Amen po ba? Marami po mga sumusunod sa Panginoon, pero ang nais ng Panginoon, mga sumusunod in His terms at sumusunod na siya ang nananatili sa kanya anuman ang kalagayan o anuman ang sitwasyon. Tulad po nila Pedro, sabi nila, Lord, ganito pa kami pupunta. Nasa iyo ang salita ng buhay na wala kami. Amen? Hindi po tayo sumusunod sa tao, hindi po tayo sumusunod sa pastor, sa mga leaders. Pero nagtayo ang Panginoon ng mga leaders. Kung hindi natin, kung ang Panginoon ay wala na ngayon, pero meron siyang mga leaders na gusto niya na ating sundan at maging gabay sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. So, yun ang ginawa ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon ay sinunod ng mga alagad, the same thing, nais din ang Panginoon na sa pagsunod natin sa Kanya, let's honor our leaders, let's respect one another para sa Kanyang kapulihan at Kanyang kaluwalhatian. Kaya kung kayo man ay sumusunod sa Panginoon, hindi mo kayo sa akin sumusunod sa Panginoon. Hindi dahil, hindi sa pastor, hindi dahil sa Panginoon. Pero dahil wala ng Panginoon, meron siya mga dinay mga leaders, we have to follow the Lord yung kaayusan ng Panginoon. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kapahayagan. Ang nais ng Panginoon ay mga all-knowing followers. Amen? Are you the follower that the Lord is desiring? Mga disciples na all the way, serious, talagang ano man ang kalagayan, mananatili para sa Panginoon dahil siya ang inyong Panginoon. Amen? Alam, pangalawa natin ang halika. Thank you, Lord. Hindi po kayo na magsihigit. Tayo po'y magpapasa pa na namin. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitan. Thank you, Holy Spirit. Sige po, palapakan natin ng Diyos. Purihin natin siya. Thank you, Lord, for speaking to us, O God, in our midst. Thank you for your word. Hallelujah. Yes, O God, purihin ka, Panginoon. Takilahin ka, O Diyos. Salamat po ng maraming marami, Lord God, na patuloy mong i-define ang aming uri ng pagsunod sa iyo. Yes, Lord, you have the right to demand from us. Kami na mga ililigtas mo. You have the right to demand, Lord God, na maging seryoso kami sa aming pagsunod sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay seryoso, na inialay ang iyong buhay para sa amin. Ikaw, O Diyos, ay seryoso, na ibinigay mo ang aming Panginoong Jesus, na hindi naman siya dapat parusahan dahil wala naman siyang kasalanan. Pero dahil sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, pinarapat mo, O Diyos, na siya umako ng aming mga kasalanan at sa kanya ibigay ang parusa. At alam namin na yung ginawa na yun ng Panginoon ay kapahayagan ng iyong dakilang biyaya para sa amin. O Diyos, ipaunawa mo sa aming mabuti ang biyayang ito upang sa pamamagitan po nito, ito din na maging pasihan ng aming seryosong pagsunod sa iyong kalooban ng Diyos. Yung mga sumusunod sa iyo na all the way susunod. Hindi lamang dahil may tinatanggap na pagpapala. Hindi lamang dahil may nararanas ang miracle. Kundi dahil ikaw ay Panginoon na dapat sundin at unahin. Na ikaw ang may dala ng salita ng buhay na nagbibigay sa amin ng
buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasya kami, Panginoon, na sumunod sa iyo sa dahilan sa katotohanan mo. Alam namin, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, Diyos, ikaw na nagpasimula ng mabuting gawa sa aming mga buhay. Magagawa namin na makasunod sa iyong kalooban hanggang sa ikaw ay muling bumalik. Hanggang sa ikaw ay muling tumating. Ano man ang nangyayari, ano man mga sitwasyon, we know that your protection is upon us, our families, our loved ones, even doon sa mga tinatangkilik namin. Alam namin, Panginoon, na pinoproteksyon mo ang lahat ng may kinalaman sa amin, Panginoon. And you want us to be good stewards, Lord God. Sa lahat ng mga pinagkakalaw mo sa amin, nais mo, Panginoon, na ang aming mga buhay ay larawan ng pagiging mabuting katiwala. Mga lingkod na pinagkatiwalaan ng mga pagpapala, ng mga talento, lalo higit ng buhay at ng lakas upang maisunod sa iyo all the way. Maraming maraming salamat, O Diyos. Salamat, O Banal na Espiritu. Continue to guide us. Remind us of the will of God through the teachings of our Lord Jesus Christ. We bless your holy name, O God. We thank you, O God. We give you glory and praises. Hallelujah. Hallelujah.